na minsan nyo nang nasaksihan ay muling matutunghayan sa Papa Jack's True Love Conversations TLC The Drama Special. The Drama Special. Maayong adlaw, Luzon, Visayas, Mindanao! Hello Earth, hello World! Miss Universe! Happy, happy, happy Tuesday, kapwa! Happy, happy, happy Tuesday, kabisyo! At syempre, kasama nyo nga po ngayong araw ng Martes, ang Tanya Chinita ng Yes FM Manila! At syempre, ang aking partner na si Christine Dera na pag-alagala ang kaluluwa. Joke lang, natutulog. Natutulog lang, pag-alaga, patay. At syempre, naka, si Christine Dera po ng Love Radio Manila. Hindi po natin mararamdaman ang kanyang boses, pero yung kaluluwa niya po, mamaya po nasa tabi niya. Ay, pag-pray niyo si Christine Dera, ha? Sana eh, meron pa siyang matirang buto. Oo, at kawawa naman bata, buto na nga, mababawas. Joke. At syempre na ako ngayong araw ng Tuesday, isang kwento na naman nga ang ating pagchichismisan. Isang kwento na naman ang ating matutunghayan. Joke lang kayo. Isang kwento ang ating matutunghayan. At syempre na ako, ito po ay kwento ni Jay. Si Jay na isang, teka lang, ang jacket ko lumalag lang masyado kasi maganda, masyadong mahal jacket ko, 50. Si Jay na isang seaman. Ay, si Jay ay isang nga pong seaman. Paulit-ulit. Tingnan natin kapo kabisyo na kung itong seaman na ito ay hindi natin maitutulad sa mga katulad ng ano ba? Tingnan natin kako kung si Jay na seaman, seaman loloko, yun talaga yung gusto ko sabihin. Ay, si Jay nga po ay gaganapan ni Diego Bandido. Ay, at gaganap din bilang si Rosel dito, si Rocky Terra. Ay, at syempre ang aking partner na si Christine Dera ng Love Radio Manila, gaganap bilang si Lorma Tunog Parlor. Joke lang. Si Father, gaganapan po yan ni Chris Chuper, si Rico Paniero. Paniero. Ino-nervous talaga ako. Ano ba? Inhale, exhale. Si Rico Paniero bilang friend at si Mother, Laika Barista. Ay, tunghayan po natin ang buhay ni Jay at ang lokalokong si Tanya. Salamat po sa ating writer for today, Maynard Landicho. At syempre, ito na nga po ating tunghayan. Si Jay na isang seaman. Kung siya ba ay isang seaman loloko, dito sa TLC, Papa Jack's Rule of Conversations, The Drama Special. Ito na nga po siya. TLC, The Drama Special. The Drama Special. TLC, The Drama Special. The Drama Special. Wait lang ka po. Nagkamali si Tanya. Wait lang. Wait lang. Wait lang po. Wait lang. Wait lang. TLC. Tapos J. Ayan. Second day. Epic fail! Yay! Mabuhay po si Tanya. Eto na. Eto na. Eto na. TLC. May caller sa kabilang line, mga kaibigan. Si Jay ng Pasig, 24 anyos. Hello! Hello po, Papa Jack. Ginagawa sa buhay, Papa? Ito, waiting sa pag-alis sa barko. Waiting? Nakasakay ka na ba? Hindi pa? Oo. Kapag ilang pangilang sampa mo na ito? Pangalawa. Pangalawa. Anong trabaho sa barko, Papa? Kadete. Ngayon, napromote ako na AB. AB? Oo. Ano ba AB? Able Seaman. Ikaw ay napatawag kasi... Hindi lang ako ng ano, Papa Jack, kasi medyo nagugulan nga ako. TLC. Sigurado ka bang ako lang ang babae sa buhay mo, Jay? Oo. Ikaw lang, Rosel. Talaga? Alam ko na hanggang ngayon, hindi pa rin buo ang tiwala mo sa akin. Dahil bago pa man maging tayo, alam mo na ang kalikutan ko sa mga babae. Pero, Rosel, nakaraan na yun. At handa na akong magbago para sa'yo. Dahil mahal kita. Sana nga, Jay,
Rosel, saksi ko ang dagat na yan. Totoo ang sinasabi ko. Wala akong ibang mamahalin. Wala nang ibang babae sa buhay ko, kundi ikaw lang. Jay? Patutunayan ko sa'yo. I love you very much, Rosel. I love you too, Jay. Rosel? Oh, Jay. Rosel? Salamat at natapos ko na yung mga requirements ko at muli na ako makakasakay ng barko. Maghihintay na lang ako ng tawag kung kailan ako babiyahe. Sigurado, matutuwa nito si Rosel. Dahil simula na ito ng katuparan ng mga pangarap namin, pupunta ako sa bahay nila. Ajay? Lerma? Oh, kumusta? Bakit para kang natuka ng ahas? Natulala ka na makita ako. Hindi naman. Hindi ko lang kasi inaasahan na makita kita dito. Bakit ka pala nandito? May nakapagsabi kasi sa akin na narito ka raw. Tamang-tama. May inaasikaso din ako sa kabilang kalye malapit dito. Kaya pinuntahan na kita. Gusto kasi kitang makita. Ha? Ang tagal mo na kasing hindi nagpapakita sa akin. Lerma. Alam ko naman na may iba ka na, pero hindi naman siguro yung dahilan para kalimutan natin yung nakaraan natin, di ba? Lerma? Jay, hindi pa rin kita nakakalimutan. Ano? Wala pa naman tayong formal breakup, hindi ba? Kaya ibig sabihin, tayo pa rin. Kahit may iba ka na, okay lang naman sa akin yan eh. Mahal pa rin naman kita, Jay. Mahal mo pa rin ba ako? TLC. Nagkaroon ako ng girl. Matagal na kami noon, pero nung time na nasa gitna sinagot niya ako, tuloy pa rin ako doon sa girl, pero nung pag-alis ko ng barko, in-stop ko na. Ayun. TLC. Saan ka ba galing, Jay? Gabi na. Kanina pa kita kinukontak sa cellphone mo pero unattended ka. May inasikaso lang kasi akong importante. Hindi ko napansin na lobat na pala yung cellphone ko. Teka, bakit parang worried kang masyado? May problema tayo, Jay. Ha? Anong problema? Jay? Buntis ako. Ano? Pag nalaman to ng parents ko, Jay, tiyak na magagalit sila. Baka palayasin nila ako. Baka patayin nila ako. Anong gagawin natin? Masyado kayong mapupusok! Hindi nyo na inisip ko anong magiging resulta ng ginawa nyo! I'm sorry po, Papa. Papaano ngayon yan? Ikaw, Jay, anong plano mo sa anak ko? Pananagutan ko po ang ginawa ko kay Rosel. Kung papayag po kayo, handa po akong pakasalan siya. Hindi! Ayoko! Kahit hindi ko tunay na anak si Rosel, hindi ako papayag na gawin nila yon. At anong gusto mo mangyari kay Rosel? Maging dalagang ina? Hindi pa sila handa. Saka na! Anong ibig mong sabihin? Hindi porket na buntis si Rosel, mag-aasawa na siya. Gusto ko munang makita na kaya ni Jay na buhayin ang kanyang mag-ina. Pero... Iyan ang desisyon ko. At sana igalang nyo, patunayan muna ni Jay na kaya niyang bumuhay ng pamilya. At saka kayo magpakasal ni Rosel. Kumpirmado na ang pagsakay ko sa barko. Tinawagan na ako ng agency namin. Malapit na akong umalis. Rosel, para rin sa atin to. Huwag ka nang umiyak. Promise, lagi akong kukontak sa'yo. Hindi ko kayo pababayaan na magiging anak natin. Paano kung makakakita ka ng iba? Baka iwan mo kami ng baby natin. Hindi ko gagawin yun. Nangako na ako sa iyo, di ba?
na ikaw lang ang babae sa buhay ko. Sige. Magtitiwala ako sa iyo, Jay. At aasahan ko ang pagbabalik mo. Aasahan ka namin ang anak mo. Hanggang mayroon pang hininga, ang buhay ko, isipin mong may karamay ka. Tulad ng araw at gabi ay magkasama, ika'y hindi mag-iisa. Laging ikaw ang tanging laman ng aking isipan. Sa piling mo, damdamin ko ay kaligayahan. Naririto ang puso ko, sa'yo ay alay. Nangako ng mamahal ng tunay, laging ikaw. Pasensya ka na, Lerma. Pero kailangan kong gawin ito. Magkakaanak na kami ni Rosel. Papaano ako? Malaya ka namang maghanap ng iba. Huwag na ako. Mahal kita. Mahal na mahal. I'm sorry. Hanggang dito na lang tayo. Ayokong habang buhay na lokohin si Rosel. Mahal ko siya. At siya ang babaeng pakakasalan ko. Jay! Ang laki na ng anak natin, Rosel. At ang cute-cute niya. Kamukhang-kamukha ako siya. Kamukha ka dyan. Ako ang kamukha niya, no? Sana laging ganito, Sel. Lagi tayong magkakausap sa webcam. Para lagi ko kayong makita ni baby. Iyon din nga ang gusto ko. Kaya lang, minsan din lang tayo nagkakachat. Depende kasi sa lugar na napupuntahan namin, eh. Buti nga, dumaong ang barko namin, kaya nagkakachat tayo. Salamat naman. Oh, kailan nga pala uwi mo dito sa Pinas? Malapit na. Sa November, nandyan na ako sa atin. At promise, pag uwi ko, magdadala ako ng maraming pasalubong para sa inyong dalawa. Kuchi, ang cute-cute namin. Wala pang ngipin. Smile nga. Ang galing talaga ng baby ko. Kaya naman, ang daming pasalubong sa'yo ni Daddy. Oh, heto anak, mga toys at mga damit mo. Gustong-gusto niya, oh. Ay, siya nga pala. Ano? Anong balak mo mag-birthday na si baby? Mag-iisang taon na siya. Oo nga, no? Pwede, siyempre. Maghahanda tayo. Gagawin nating masaya ang birthday niya. Sa nakikita kong nangyayari, tila responsable naman si Jay. Oo nga, at nagkamali tayo ng paghusga sa kanya. Sana maging maayos ang kanilang pagsasama. Dapat lang, dahil may apo na tayo sa kanilang dalawa. Oh, baka may kulang pa sa groceries natin. Wala na, kompleto na to. Okay. Sobra-sobra ng mga to para sa panghanda ni baby. Sige,
Uwi na tayo, medyo napagod na rin ako eh. Ako rin, tara na. Jay! Ha? Salamat at nakita kita. Jay, sino siya? Si Lerma, kaibigan ko. Lerma, pasensya ka na ha, nagmamadali kami. Eh sige, tayo na, Rizel. Jay, sandali! Teka, Jay, kinakausap ka pa niya. Huwag mo na siyang pansinin. Bilisan mo na. Pero, Jay... Halika na, sabi. Sino ba talaga siya, Jay? Bakit nagmadali ka kanina? Sinabi ko naman sa iyong kaibigan ko, hindi ba? Ganun ba ang pagtrato sa isang kaibigan? Kailangan mo ba talaga siyang iwasan? Rizel, tama na, okay? Huwag na natin siya pag-usapan. Hindi siya importanteng tao. Sige. Ikaw ang bahala. Hindi ko na siya babanggitin pa. Salamat. Salamat, Rizel. Tulog na, baby. Tulog na, Ayan. Tulog na ang baby ko. Ay, lalapag ko na siya sa kanyang crib. Tiyak, mamaya pa ito magigising. Rizel? Ma, bakit po? May naghahanap sa iyo sa labas. Gusto ko yatang makausap. Ho? Sino daw ho? Babae eh. Pero hindi ko siya kilala. Sige, kausapin mo muna siya. Ako na lang magbabantay sa apo ko. Oh, sige po, Ma. Hindi mo ba ako natatandaan? Sa grocery, ako yung babaeng lumapit sa inyo ni Jay. Ako si Lerma. Ah, natatandaan kita. Kaibigan ka ni Jay, hindi ba? Hindi. Hindi ko siya kaibigan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bago naging kayo, at habang kayo, kami pa ni Jay. Ano? Nagkahiwalay lang kami nung malaman niyang buntis ka. Iniwan niya ako. Ano pang sinasabi mo? Ako ang nauna sa'yo, kaya ibalik mo na siya sa'kin. Ha? Ako ang mas may karapatan kay Jay dahil ako ang una. Ako ang totoong mahal niya. Kaya sa akin na uli si Jay. Iwan mo na ang boyfriend ko! TLC. Yun nga, nagsasabi siya ng mga kung ano-ano sa akin. Gaya ng ano? Minsan, di, ewan ko, so ano niya na siguro. Huwag mo sabihin sa akin na ewan mo. Ano yung mga sinasabi niya masakit? Nandyan na yung minumura niya ako na hindi. Ba't nag-aaway kayo? Mm-mm. Oh, ang tanong, sino may kasalanan? Ako. Eh, ba't nagre-reklamo ka? Alam mo, Jay, kung trip lang niya, sampalin ka na walang dahilan, kampi tayo. Eh, kaya sa galit, kasi may ginawa ka, di ba? Mm-mm. Bungol, gagawa-gawa ka ng kalokohan, tapos pag nahuli-huli ka, ikaw pa ito nagdadrama. TLC. Walang hiya! Aray! Bakit mo ako sinampal? Walang hiya! Walang hiya! Walang hiya ka! Sel, tama na! Nasasaktan ako! Ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Niloko mo ako! Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Nagpunta dito si Lerma at sinabi niya sa akin ang totoong relasyon ninyo! Rizel! Hayop ka! Pinaniwala mo ako na ako lang ang babae sa buhay mo. Yung pala, nakikipagrelasyon ka pa rin sa iba. Hiniwalayan ko na siya! Oo! Dahil nabuntis mo ako. Pero hindi yun ang issue dito, Jay! Kundi yung kasinungalingan mo. Pinagsabay mo kaming dalawa ng lermang yun. At yun ay isang malinaw na panloloko! Sel! Umalis ka na! Hindi kita kailangan! Seaman ka! Seaman loloko! I'm sorry, Sel. Okay. Sige. Aaminin ko. Nagsinungaling ako. Niloko kita. Patawarin mo na ako. Hindi ko na uulitin. Ikaw na lang talaga. Hindi na ako maniniwala sa'yo.
Wala na akong tiwala sa'yo! Sinira mo na ang pagtitiwala ko! Kaya makakaalis ka na! Sel! Huwag ka nang babalik dito! At hindi mo na rin makikita pa ang anak ko! Manluloko ka! Sana mabuhat pa ng una ay nalaman ko at nakita na tandami di magtataka. Hindi sana nahihirapan kung hindi ka natutunan na dulutan ng pagmamahal. Di mo ba alam na ako'y nasasaktan? Lerma. Jay, salamat at dinalaw mo ako. Huwag mo akong hawakan. Jay, bakit? Bakit mo ginawa yun? Wala kang karapatan na sirain ang relasyon namin ni Rosel. Jay, ano ka ba? Si Rosel na lang balagang iniisip mo? Paano naman ako? Wala akong pakialam sa'yo! Dahil matagal na tayong wala, Lerma! Mahal kita! At kaya ako kinausap si Rosel... Para bumalik ka na sa akin! Hindi na kita mahal! Si Rosel ang mahal ko! Ang anak ko! Jay! Huwag mo naman gawin sa akin to! Tantanan mo na ako, Lerma. Ayoko na sa'yo. At ayoko nang makita ka pa Jay. Kahit kailan! Alam mo, Jay... Hindi mo masisisi si Rosel. Natural lang naman yung naging reaction niya dahil nasaktan siya. Alam mo, Mel, mahal na mahal ko si Rosel. Hindi ko siya kayang mawala sa buhay ko. Sila ng anak ko. Eh, gumawa ka ng paraan. Ipakita mo sa kanya na nagsisisi ka na. Ayaw niya eh. Kahit ilang beses na akong nakiusap sa kanya, humingi ng tawad. Ayaw niya, pare. Wala na yata akong pag-asa sa kanya. Nako, alam mo nasa sa'yo yan. Kung susuko ka, baka nga magkatotoo ang sinabi mo na wala nang pag-asa. Sabihin mo nga sa akin, pare. Ano ang gagawin ko? E di magtiyaga ka. Suyuin mo siya. Lumuhod ka sa harapan niya kung kinakailangan. Gawin mo ang lahat. Kung gusto mo pang magkaayos kayo ni Rosel. Anak, bakit hindi mo siya kausapin? Kawawa naman si Jay. Manigas siya. Niloko niya ako, ma. Sinaktan niya ako. Kaya dapat lang sa kanya yan. Rosel, please! Mag-usap tayo! Anong plano mo? Tuluyan ka na makikipaghiwalay sa kanya? Ma, Rosel, may anak na kayo. Isipin mo na lang ang bata. Maaati mo ba na lumaki siyang walang kinikilalang ama? Ma, hindi ko pa po kayang kausapin si Jay. Ayoko na muna. Baka kung ano lang po ang masabi ko sa kanya. Masakit na masakit po ang loob ko. Pabayaan na lang po natin siya. Pero anak... OJ, may schedule ka na ba sa barko? Meron na, Mel. Ah, parehas pala tayo. Ah, paalis na rin ako, pare. Teka, ang lukot pa rin ang mukha mo, ah. Ibig sabihin, hindi pa rin kayo nagkakaayos ni Rosel? Mukhang ayaw niya na talaga sa akin, Mel. Eh, anong plano mo? Titigil ka na sa panunuyo sa kanya? Ewan ko. Ang totoo, nawawala na ako ng pag-asa. Parang gusto ko na lang lumayo sa kanila ng anak ko. Pare! Hindi ko alam, Mel. Pero baka itong pag-alis ko,
hindi na lang ako babalik dito. Baka sa ibang lugar na lang. Bahala na ang panahon sa amin. Kung magkikita-kita pa kami, bahala na ang Diyos, pare. Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras kailangan na maghiwalay. Saan ka? Kailan ka muling makakan? Kulang lang sa akin itong sandali. Alam ko na tayo'y makikita at may umaga pa na hanapin. Ikaw lang nagmamahalin. Saan ka, kailan ka muling mahahakap? Ang sa ito, sandali. Alam ko na tayo'y makikita muli. The Drama Special. The Drama Special. Kapo Kabisyo, ang kwento po ni Jay ay isang katunayan na kailanman, saan man tayo magpunta, saan ka man magpunta, tumakas ka man, eh hindi ka po makakatakas talaga sa consequences ng mga nagawa mong mali in the past. Nakakalungkot man, Kapo Kabisyo, na kahit sinubukan mo nang itama yung mga pagkakamali mo at pagsisihan yon, eh hindi mo talaga mapipigilan ang mga darating na consequences. Pero ang maganda dito, si Jay, bukas po ang isip niya na tanggapin lahat ng yon. Willing siya na harapin anuman ang resulta ng kasalanan niya. Ang tawag po dyan, maturity. So Jay, this time, sana patunayan na hindi talaga manloloko ang mga seaman, no? Meron ka mang history ng pambababae, eh kaya pa naman niyang mabawi. Lalo at gustong agugustuhin mong makabawi, di ba? Go ahead, patunayan mo kay Roselle na gusto mo silang makasama ng anak niyo ulit, di ba? Jay, Kapwa Kabisyo, lagi po nating pipiliin yung panghabang buhay na kaligayahan kaysa sa pansamantalang kasiyahan. Always choose your family and you will have the wisest decision ever. Diba, Mama Christine, tama ba ako? Tama ka, Mama Tanya. Ayan tayo eh. Har har! Ay, nakakapa ka, Bisham! Eh, kahit po wala dito si Mama Christine, hindi naririnig ang boses niya. Eto naman siya. Har har! Again, isa pong privilege.
College. Ang basahin po ang mensahe para sa atin ni Mama Christine Dera. Siyempre, makinig ka kapa para naman hindi tatanga-tanga. Oy, sabi ni Mama Christina, mula sa kanyang puso, makinig, makinig, mag-ingat. Ayan kasi Jay, kalokohan mo. Kung una pa lang naging honest ka kay Rosel, sana eh hindi umabot sa ganyan. Ang bilis ng karma, no? Sabi ko nga kabisyo, sabi po ni Mama Christine, sa pagbabago ng panahon, sa pag-usbong ng mga technology, pati ang karma nakikisabay, digital na rin. So, sa nangyayari ngayon, kinakarma ka na, Jay. Bleh! Buti nga! Sabi po yun ni Mama Christine. Tandaan po natin ito kabisyo kapwa, no, na kailanman eh wala pong lihim na hindi nabubunyag. Kahit kailan hindi yan maitatago. Sana kung naging honest ka sa kanya or sana kung hindi mo ginawa na pagsabayin ang dalawang cheeks, eh di sana wala kang problema ngayon. But the damage has been done. Wow, English. Nasa huli ang pagsisisi, we really can't undo things sa buhay natin. Hindi yan parang pagtatype sa Microsoft Word na nagkamali ka, pwede mong i-undo. What we only get sa nangyari is lessons. So, ang masasabi ko, Jay, masasabi ni Mama Christine daw, if you really want to win her back, pati ang anak mo, huwag kang mapagod na mag-reach out. Oh, huwag kang mapagod na kunin muli ang tiwala ni Rosel. Kung pwede segundo, minuto, eh paano nasa barko nga? Kunin mo ang loob niya, then do so, di ba? Well, mahirap talaga kapag ang tiwala ng isang tao ang nawala. Parang yung basag na baso na mabuo mo man muli, hindi na maibabalik. Ano ba? Hindi na maibabalik sa original. Ano ba? Hindi mo na maibabalik sa original. Mama, next time ulit English na hirap. Hindi mo na maibabalik sa original form nito. But again, try and never get tired. After all, it is your fault bakit nagkakaganyan si Rosel. And it is only you ang makakagawa ng paraan para ayusin ang pamilya mo with Rosel. So umayos ka dong! Unya mo balik siya ni mo! Ayaw niya! Jude Pag-ar... Mama naman, ibaan mo ni papahirapan! Pastilan ka dong! Ay, may karagdagan pa si Mama Christine. Medyo may kahabaan. Medyo nipapahirapan mo talaga kung bata ka sa bunot. And for Lerma, sabi ni Mama Christine, mag-ingay, mag-ingay. Hoy, babaita ka. Pangana kang sirang plaka. Dada ka ng dada. Wala ka namang kuwenta. Nasaan ang yung bait? Nginat-ngat ba ng mga hantik? Minsan hindi masamang manahimik, kaya utang na loob, huwag ka nang umimik. Masaya na si Jay, kaya please huwag ka nang manrindi. Hala, humayot ka't maghanap ng ibang lalaki, doon ka magpakamot, baka sakali ika'y mapirmi. Mag-ingay! Flip-top! Flip-top, mag-ingay! Mag-ingay para kay Belo! Mag-ingay para kay Buracius One! Ang basta si Tanya! Ay, nakakapakabisya! Yun nga ba ang mensahe ni... Sabi ni ni Mama Christine, lubos na gumagalang, Christine Dera, pahalok ako, be! Ayan tayo eh! Har-har! At ano, actually, nag-enjoy po ako. Ayan tayo eh! Har-har! Bang! Ay, may pumupindot doon. Loko yun ah. Ay, Kapo Kabisyo, eh, marami pong salamat sa inyong pakikidrama sa amin ngayong araw na ito. No? Alam mo, lahat naman ng tao nagkakamali, sabi nga namin ni Mama Christine. Ibig sabihin, lahat tayo pwede pong humarap sa consequences ng mga pagkakamali natin. Oo, nakakatakot humarap dyan kasi hindi mo naman talaga alam kung kailan at ano yung pwede mong harapin, di ba? Pero ang mahalaga, yung aware ka, yung awareness mo sa mga mali mo, sa mga pagkakamali mo, na hindi ka tanga, na mali na nga, uulitin pa, di ba? Ang importante, after mong malihis ng daan, babalik ka doon sa tamang landas. Kapwa, lagi po nating maglagay tayo ng puwang sa ating puso para sa
improvement tsaka para magbago. At lagi mo na lang iisipin na ang pagharap sa consequences ay pagkakataon yan para matuto ulit, para ging matalino ulit. Oo, nagkamali ka, katunayan na ikaw ay tao, pero yung itama mo yung mali mo, katunayan na hindi ka nagpapatalo, di ba? Salamat ka po, pakilagay na lang po ang pera sa offering basket. Ay, maraming maraming salamat. At syempre, naku, nakasama nyo na nga po. Ako po si Tanya Chinita lang. Nagpapaalam na. Hindi ba? Oo, kurayin ko pa si Christendera. Ang haba pa ng time ko. 10 minutes. Oh my gosh. May makulit dun sa kabilang booth. May nipipindot na nga. Si Diego yan. Tong talbong to. May makulit. Ay, kapo, alam mo. Ganun talaga sa buhay. Paulit-ulit. Kung may magkamali, patawarin. Lalo at nagpapakita naman ng mga actions ng kilos na siya ay talaga namang humihingi ng tawad, di ba? Sino ba naman tayo para hindi magpatawad? Eh, kung si Lord kaya sa'yo gawin yon every time na magkamali ka, palakihin yung tagyawat mo sa ilong. Di ba? Wag ganon. Kaya, patawad-patawad din pag may time para naman na sumaya ang buong mundo. Come on! Congratulations! Ay, at syempre sa ating mga gumanap, maraming maraming salamat. Oy, sino ba yung mga magagaling na artista today? Eh, tingnan natin. O, yun nga, si Jay ay ginanapan po ng kalbo. Si Mauno ka, Diego! Si Diego Bandito bilang si Jay. Si Rosel ay ginanapan po ni Rocky Terra. At gumanap naman bilang Lerma, yung aking partner. Yun, pangalan mo dito, mama, na Lerma, parang tunog ano, tunog parlor. Tunog parlor, Lerma, yan, diba? O, tapos, gumanap bilang father, Chris Chuper. Gumanap bilang friend, Rico Paniero. Gumanap bilang mother, si Pretty Pretty Laika Barista. At syempre, maraming salamat po sa ating writer for today, Maynard Landicho. Yay! Syempre, marami pong salamat din sa ating musical scorer, Danny Frias. Sa ating, ano ba yon? Ano ba yon? Sound engineer, Jason Sagon. Syempre, ang ating mahal na director, Salvador Royales. Congratulations! Ay, kapo, pasensya ka na kung epic fail si Tanya Chinita. Ibig sabihin po, I can't live without Christendera. Ay, sis. Nambubola lang nakisakay. Kaninang galing ko kaya, sakto kaya, yung sa ano yung... yung sa Love Radio, sabi, tot, gumaganon pa, nagpe-play na ako. Ang galing ko tayo. Diego Bandido, ang kulit mo, ha! Ako lang dito, eh! Ay, maraming salamat. Siyempre, kung meron kang comment at gusto mo akong pintasan dahil epic fail ako. I-tweet mo na ako at DJ Tanya Chinita. Yung kay Christendera, hanapin mo na lang. Ang haba kasi lagi niyang ini-spell. Ang hirap kayo. Ano, at DJ Tanya Chinita. Tapos sa Facebook and Instagram, Tanya Chinita. Idamay na rin ang Yes FM Manila at Love Radio Manila. Ikaw, Fifi, lagi kang late tumawa. Nainis na ako sa'yo, ah. Dapat pag nag-joke ako, yung paghinga ko palang, tatawa ka na. Kakainis yung batang to. Minsan, dapat siniseminar ka. Ay, kapo, maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat ka, Bisyo. Ano pa ba ang sasabihin ko? Ibulong mo nga sa akin. Baka may nalilimutan ako. Teka lang, hahanapin ko. Daren. Samantala, kapo, Kabisyo, nag-e-enjoy po si Tanya sa kanyang oras. Wala namang kakwenta-kwenta mga pinagsasabi. Ay, sige na nga, kapwa. Ay, marami pong salamat, ha. Mama Christine, bumalik ka na. Marami po
pong salamat. Nakasama nyo na nga po. Ako po ang Tanya nyong lahat sa radyo. Tanya Chinita. At siya na ako naman po si Christine Dera. Har har. Ayan tayo eh. Har har. Na magbibigay solusyon. Pwede rin namang konsumisyon. Isang upo ang dramahan, isang upo ang iyakan. At kapag alauna na, drama na. Babay na po. Babay na. Babay na. Babay na. Babay na. TLC. The Drama Special. The Drama Special. TLC.